Kailangan din guys yung may respeto tayo sa sining eh, with respect sa art. Kasi kapag ka yung sining, yung trabaho natin, yung drawing, yung painting, kapag kami na madali mo lagi, wala talaga yung kailangan. Kasi sa artist, kailangan na nasa mood yung paggawa mo eh. Kasi kapag kawala ka sa board, siyempre wala talagang magandang outcome yan. So, ituloy natin to guys kasi medyo padilim na. Medyo tuyo na rin. Focus lang dyan sa... Ito nga ulit sa pagpira. So guys, ituloy na natin guys kasi medyo tuyo na. Pero hindi pa 100% tuyo ha. Dito guys, kailangan natin yung maglagay tayo ng shading. Lagyan natin ng itim yan kasi nandun yung light natin eh. Tsaka yung mga sulok-sulok. Dark talaga yun. Pagkaiba yung isipin nyo. Kailangan yung stroke horizontal talaga kasi tubig tong may tubig tong ginagawa natin. Lagyan natin yan ng itim kasi dark portion yun eh. Dito natin ma-apply yung shading. Unti-unti lang. Kung bigyan nyo talaga ng time itong trabaho na to guys, mas maganda kasi kailangan talaga ng time to eh, para mas pino yung trabaho nyo eh, saka mas detalyado. Yung shading guys, pinaka-importante din tong shading. Kasi ito yung nagdadala ng buhay sa artwork eh. Kapag ka may shading ka, okay yan. So ang gagawin natin dito sa palayo, pwede natin ganyan para may kuwan, may parang mga may sanga-sanga siya at saka may medyo mabuhay-buhay siya kunti. Pwede natin lagyan yung iba ng itim dyan kasi sa ilalim may mga itim talaga yan eh. Dark talaga yan eh. Unahin talaga natin yung sa malayo guys. Yan yung nisip nyo dyan. Tsaka sa sunod, dito na tayo mag-apply ng shading. Mag-shading tayo ng light yellow. Hanggat maaari guys, kapag kuha kayo ng pintura, huwag niyong gayahin yung ginawa ko kanina. Dapat may ganito kayo. Kasi maluan ng ibang kulay yung puti eh. Kahit ano dyan magagamit na mixing board, hindi naman kailangan na. Nasa kamay naman yan eh. Tsaka sa pagmamahal sa trabaho eh, kailangan na mayroon tayong kumpletong gamit na mga mahal. Kapag ka, paano naman yung mahal yung gamit mo tapos kulang naman sa kapa yung kamay mo. Ito guys, magmix kayo ng yung yellow, haluan nyo yung kunting white para medyo light siya kasi shading, pang shading to eh, sa malayo eh.
medyo mas light siya. Kailangan yung paggawa nyo ng pag-seed nyo, huwag nyo ring kailangan pa pinupino lang. Huwag nyo ring ubusin yung portion kasi may mga portion din na dark eh. Kailangan yung kamay nyo dapat nasa anggulo din kasi kapag ka ganyan ka lang ng ganyan dyan, tuldok ka lang ang tuldok, kula rin yan, pangit tingnan. Paglagay kayo ng seeding guys, siyempre doon sa portion na gusto nyo yung talagang sa realistic, kailangan nyo yung natatamaan ng araw, ng natatamaan ng sinag. Tapos pwede nyo ring mas i-darken pa, mas i-lighten pa. Mayroon din kasing mga view na fantastic eh. Realistic, fantastic. Pwede nyo rin haluan kunti ng kunti yan. Yung talagang nasisinaga ng araw. Dapat sa itaas lang yung karga ng brass, yung karga ng pintura para maganda tingnan. Basta yung pagpalutang ng kulay dito guys, kailangan talaga yun eh. Kasi kapag ka, hindi ka marunong, yun nga yung sinabi ko, para kang nagdoing ng abstract. So dito guys sa may black, dito sa pinakamalapit sa ating paningin, yung lagyan natin ng black, lagyan din natin yung tira din tayo dyan ng green, yung pinaka green na yung dark green. Magmix tayo ng blue ulit tsaka yellow. Lagay natin dyan. Unti-unti lang. Kailangan may maganda din yung pagka ano sa kamay mo tsaka pagkalagay na tura para gaganda din yung artwork. Basta ang talagang importante guys ay yung pag-apply ng seeding tsaka yun nga yung from light to dark. Kasi sabi nga ni yung dakilang great painter, lahat daw ng bagay, all things in nature are dark except when exposed by the light. So ito mas malapit na. Kaya mas dark green din yung nilalagay natin. Siyempre sa realistic na sa tingin natin, mas malapit na siya eh. Kaya medyo dark green na siya.
Tapos mag-apply na rin tayo ng shading dyan. Lagyan na rin natin ng shading. At lagay tayo ng yellow. Kasi nandito tayo sa ano eh. Yellow kailangan malagay mo umayos taas. Tapos tsaka mo siya i-apply diyan lang sa matamaan ng araw ng liwanag. Para lulutang yung yun yung kailangan para makalutang yung kulay. Kasi kapag ka hindi ka marunong mag-apply ng light sa mga portion na natamaan ng sinag ng araw, pangit tingnan, walang buhay yung painting. Kaya ayan, medyo wet paint nga yung tira natin ngayon kasi para quick tutorial lang. Pero kung hanggat maaari guys, huwag nyong madaliin, patuyuin nyo muna. Huwag nyong latin yung pag-apply ng shading kasi hindi naman lahat yan matatamaan ng liwanag. Doon lang sa portion na gusto nyo, sa tingin nyo na natamaan ng liwanag. Ngayon guys, gagawa na tayo ng kahoy. Mag-mix tayo ng green. Green? Ng brown. Yung brown, mixing ng red, tsaka mixing ng red. Mixing ng red tsaka yellow. Tapos lagyan nyo ng kunting itim. Kunti lang itim. Neutral. Ayan o. Yan yung brown. Gusto nyong medyo dark brown sya, di lagyan nyo ng itim kasi para dark. Tapos dito sa unahan gagawa tayo ng maliit na kahoy, maliit lang. Kailangan nyo talaga dito guys yung pointed brush eh. Kahoy na ka natanil? Kung hanggat maaari yung pointed brush yung gamitin natin eh. Tapos saan nyo gusto gumawa ng kahoy? Ito tayo gagawa sa malapit, siyempre malapit, medyo malaki na siya kasi malapit sa paningin. So gawin natin dark brown. Mix tayo ulit ng yellow tsaka red tsaka lagyan natin ng dito tayo gagawa yung hindi nakakaharang din. Tama-tama lang hindi naharangan yung view sa harap para hindi mawala yung view doon na sa harap.
lang, wag na pindi sa inyo kung lagyan niyo ng sanga. Maraming sanga. Tapos yan, kailangan din yan ng seeding pa rin. Yung light brown, yung mix natin na puti, na brown, tapos lagyan natin ng kunting puti para light. Siyempre kahoy. Yung sa harap lang, yung sa likod wag na kasi shadow niya yan eh. Medyo madilim yan. Kuha tayo na ulit ng puti para yung mix natin na brown, lagyan natin ng puti para magiging light kunti. Tapos ito yun yung shading natin. Depende sa inyo guys, basta huwag nyo lang takpan yung tingin nyo yung magandang view, huwag nyo lang takpan, hindi kailangan yung malaki talaga yung